Hi, welcome to my channel. So for today's video, I'll be reviewing another product from the brand G21. So ito yung kanilang cookie brows and yung kanilang cookie blushes. So if you wanna see how these products perform and you wanna see the shades, please stick around and keep on watching. Start with the cookie brows. Meron silang dalawang shades. So first is si Pretzel. And then yung isa is si Cadbury. Ayan. So basahin ko lang yung claims nila dun sa pinaka page nila. So dito it says na it is blendable, super matte unlike other eyebrow pomades, non-sticky, can last up to 24 hours. Waterproof or water resistant, smudge proof, and super pigmented. So today, i-wear test ko rin sila and i-check natin kung okay ba, kung talaga totoo ba yung mga claims na yon. Dito sa likod, nakalagay lang is cookie brow, super matte eyebrow pomade. Then yung shade niya, Cadbury, tas yung brand nila na G21, and then 10 grams siya. So madami yun ha. Kasi comparing it with this one, yung Anastasia ko, this has 4 grams lang. Mabigat siya dahil sa pinaka-packaging niya lang. Pero sa laman, mas marami pala tong laman. O, diba? And then, super cute, diba? Ang cute nung lagayan nila. So, cookie talaga siya. This retails nga pala for 180 pesos. And, pag bumili ka na ng ganito, meron na siyang kasama na brush, tapos may spoolie. Ayan, ang cute-cute din. Color pink, diba? Hindi ka na mahihirapan maghanap. Very affordable sa presyo pa lang. So, tingnan natin kung okay ba talaga siya. So, open ko muna to, si Cadbury. Ayan, ganito yung shade niya. Medyo reddish brown siya. So, this is good pag yung siguro colored yung hair mo. Mas okay to. Then, si Pretzel naman, open natin. Ayan, ito yung bet kong color. This is the color for me kasi dark yung hair ko. Ayan. So, comparing these two side by side, ayan, ganyan yung shades nila. So, try ko muna siyang iswatch using lang yung fingers ko. Hindi siya ganun ka kumakapit ha. As in, ganun. Ayan. So, ganito siya. Another one, para lang makita niyo yung shade niya sa balat ko. Ayan. So, this is si Cadbury. Ayan. So, ayan siya. Kung ano naman yung color niya, ganun din yung pinaka swatch niya. Then, try natin si Pretzel. Si Pretzel naman. Ayan, ang ganda ng color nito. Another one, para lang makita niyo siya talaga. So, ito yung shade niya. Ito si Pretzel. Compare ko lang yung shade niya ha, para may onting reference kayo. Sa Anastasia, ito yung medium brown. So, ganito siya. Halos magkakulay sila, in fairness. So, ito yung Anastasia in the medium brown. And then, this is yung Pretzel nila. Almost magkakulay talaga. Diba? So, ito kasi, hindi ko naman to talaga ginagamit everyday. Kasi parang nanghihinayang ako, diba? Sa price niya. So, kung meron namang affordable na almost, syempre, hindi ko naman sinasabi na sobrang kasing ganda ni Anastasia tong G21. Eh di, why not, ba? Diba? So, for the price, doon na tayo sa affordable, ba? Diba? Para for everyday use, ba? Diba? Yung scent niya pala is, wala namang ganun na strong na scent. Parang chocolate scent ng onte. Onting hint ng chocolate lang siya. Try ko na siya sa eyebrow ko. Hindi ko yung brush na kasama. So, tingnan natin pagka kumuha tayo kung
Ayan. May nakuha naman siya. Pero, unlike nga dun sa Anastasia, hindi siya sobrang creamy eh. Medyo kailangan mong diinan ng onte. And then, kilay na tayo. Uy, in fairness ha, as in, hindi ko ina-expect na ganun siya ka-pigmented. Kasi yung formula niya parang, hindi naman matigas, pero hindi nga siya ganun ka-creamy. So, akala ko, hindi siya ganun mag-color, pero nakita nyo, parang ilang swipe pa lang, kumulay na siya dun sa end. Ayan. So, kuha lang ako ng onti ulit. Ang ganda din ng brush ha, in fairness. So, ayan na siya. Na-outline ko na yung ilalim. Ayan, so after 10,000 years, joke, after blending and blending, ayan na siya. So, ito yung sa right side, and then ito yung sa left side, ayan. So, isahin natin yung claims. Blendable, yes, madali siyang i-blend, hindi ako nahirapan, hindi siya yung parang pag nilagay mo na doon, hindi mo na siya mabiblend, or hindi mo na siya makakalat. So, okay tayo sa blendable, and then super matte, so matte finish naman siya, wala siyang shine, ayan, makikita mo, which is good for an eyebrow product. And then, non-sticky, so hindi siya ganun ka-creamy, so hindi nga siya, hindi siya talaga sticky, walang sticky feeling sa kanya, ayan. Tsaka, mabilis siyang mag-set. So, okay tayo doon. And then, super pigmented. So, noong umpisa, nakita nyo, onting swipe lang, nag-color na siya agad dun sa brow area ko, diba? Pero dun sa super, medyo hindi siya ganun ka-pigmented as in talaga compare sa na-try ko. Which is, I know, it is so unfair naman to compare it with ABH. Kasi grabe naman yung presyo nito compare dito. Pero kasi as of the moment, wala pa akong ibang brow pomade na natatry eh. Aside sa dito, ito pa lang talaga. Hindi ko pa natry yung ibang brand na mga pomades eh. So, sa ngayon, sorry kung dito ko siya i-compare. Pero, ito kasi sobrang pigmented talaga. And creamy siya talaga. So, pag in-apply mo siya, isang ganun mo lang, masasakop mo na talaga yung kailangan mong lagyan. Ito, since hindi nga siya ganun ka-creamy, nakakailang balik talaga ako. Hindi ko na bilang, pero yun nga. So, pag deep ko, lagay. Then, deep, lagay. So, ganun siya. So, don't worry. Yung smudge proof, so, try natin siya. Kung igaganon ko, kung matatanggal ba siya. Okay, approved din. So, hindi rin siya nag-smudge. Like, may iba kasing eyebrow product talaga eh. Pag ginanon mo siya, kunyari, kakalagay. Ito, kakalagay ko lang. Pag ginanon mo siya after, makikita mo, sasama na siya dito. So, okay tayo doon. And then, for the claim naman na can last up to 24 hours. Syempre, hindi ko naman to masusuot ng 24 hours. Pero, i-wear test natin to sa dulo. Kaya, watch kayo hanggang dulo para makita nyo kung long-lasting ba tong eyebrow product na to. Okay? So, after ng eyebrows, proceed tayo sa next product na sobrang cute din. Sobrang cute nila, oh. Ayan. So, yung cookie blushes nila. So, Epic Cookie Brow, meron siyang 2 shades. So, meron din yung blushes. One is 0B, and then yung isa is si Peachy. So, pareho sila, meron din siyang 10 grams ng product. And then, nakalagay din pala dito sa likod, lip moisturizer and blush tinter. So, pwede rin pala siya sa lips. So, open na natin siya. Ang cute-cute ng packaging talaga. Nakakatuwa, diba? Ang galing nung idea. Nice idea. And then, halos pareho. Pareho yung scent niya with the cookie brow. Yung medyo may onting hint ng chocolate. Ganun. This is 0B. Ayan.
And then, ayan, eto si Peachy. So, side by side, ba't ganon? Halos magkamukha sila. Side by side. Ayan, may outing difference naman. Ayan, silang dalawa. So, swatch na natin. Nahin ko si Ruby. Same yung texture, same yung formula with the cookie brow. Pero, eto, medyo waxy ba? Or mas creamy lang ng onte compared dun sa ano. So, dito ko rin siya isi-swatch. Saan ko swinatch yung brow? Ang ganda! So, pigmented niya. So, ayan siya. So, another one para mas ma-appreciate yung color. Ayan. So, this is si Ruby. Ayan. Parang may pagka-tomato red. Si Peachy. Oh, mas malambot nga talaga siya. Yung feels niya. Compare kay Cookie Brow. Ayan na. So, eto si Ruby. Ang ganda! Ayan. Ayan, hindi ko na uulitin. Si Ruby, mas maganda yung parang formula ni Ruby. Oh, sorry. Ito pala si Peachy. Ayan. Mas gusto ko yung formula ni Peachy. Mas pigmented si Peachy compare kay Ruby. Ayan. Try na natin siya sa cheeks. I-side by side ko sila para makompare natin. So, si Ruby dito sa kabila. Naglagay lang pala ako ng light na base, which is yung cushion ko. Ito lang, yung si Misha na cushion ko. Pero before ko to in-apply, naglagay pala ako nito. Yung Beat the Heat from Queen Cake Cosmetics. So, ito yung current na face mist na ginagamit ko. And super, super love ko to. Pero don't worry, I'll be doing a separate review nung mga Queen Cake products na meron ako. So, ito. And then, this one, yung 5-in-1 oil. So, wait nyo na lang yung review ko dito sa Queen Cake items na to. Okay? So, balik tayo sa ating cookie blushes. Unahin ko si Peachy. Lagay ko siya dito sa kabila. Kontian muna natin na baka mabigla tayo. Ganyan lang muna. So, eto si na naman tayo. Eto si Peachy. Ayan. Super ganda ng color niya. Ha? Parang natural flush lang. Ganyan. And kung ano yung kinuha ko ng isa, hindi na ako nag-dip ulit. Eto na siya. Na-cover naman niya yung face ko. Okay. Tapos, basahin pala muna natin yung claims nila. Yung cookie lip and blush is blendable na test naman natin, blendable. Nakita nyo naman, di naman ako sobrang nahirapan i-blend siya. Non-sticky, yes, kasi it is matte finish. So, matte yung finish niya, makikita mo. Wala siyang shine eh. Ayan. So, yung mga bet ng matte finish na mga blushes, this is good for you. Non-irritable, so later on, ma-feel ko kung magkaka-reaction ba yung skin ko dito or not. Not patchy, and not super pigmented for that perfect blush. So, ayan. Nakita nyo, ang ganda naman niya nung in-apply ko siya sa aking face. Dito naman tayo kay Ruby. Lagay ko siya sa kabila. Pag tinignan mo kasi sila, halos parang wala silang difference dun sa lagayan, sa tin can. Pero pag sinwatch mo, ayan, makikita mo. Medyo orange-orange to. Ewan ko nga eh, parang baliktad. For me, hindi naman. Saan? Pero parang mas okay itong tawaging Peachy eh. Tapos ito si Ruby. Diba kasi when you say Ruby, red. Wala lang. Mamaya mali pala yung nabigay sa akin. Na mali ng sticker. Pero, ayan. So, ganun ulit. Ayan. Ang ganda din. Pareho silang maganda in fairness. So, lagay natin siya sa kabila.
O, diba? Halos same lang yung shade niya. Medyo ma orangey-orangey lang tong onte. Si Ruby. Naguguluhan na ako sa names nila. Ayan. Ganda. Ang ganda niya. Hindi siya malagkit. As in. Matte finish. Ayan. Parang natural flush lang. Ulit-ulit. So, eto si Peachy. Ayan. And then, eto si Ruby. So, kung gusto mo yung medyo reddish, pinkish, yung medyo stronger yung color, dito ka kay Peachy. Pero pag yung light lang, ayan, ang ganda din. Parang fresh lang, ayan, dito ka kay Ruby. Personal, hindi siya sobrang magkaiba. Hindi nalalayo yung colors nila. Ayan. Para makomplete yung look natin, syempre, gagamitin ko pa rin is yung from G21 na sobrang nag-trend na lip tint, which is yung super powder matte water stain nila in the shade Jam. Ayan. Ayan, so ito na yung parang final look natin. Using yung kanilang cookie brow in the shade Pretzel. And then, using yung kanilang cookie blushes in the shade Peachy and Ruby. So, i-wear test ko sila. Aalis kami, kakain din ako. Pupunta kami actually sa Divisoria kasi I'll be doing another challenge, yung buying everything in alphabetical order. So, sana panoorin nyo rin yun. Wait nyo. So, matitest ko to. Kasi, syempre, Divisoria yun eh. Papawisan talaga ako, ganyan. Makikita nyo, at the end of the video, papakita ko sa inyo kung andyan pa ba siya. Nagstay yung blush, yung brow. Kaya, dyan lang kayo. Stay lang kayo, okay? Ayan, I'm back. So, eto na siya after 4 or 5 hours. So, nag-Divisoria nga kami. Kasi nga, ginawa namin yung buying everything in alphabetical order. So, tinlagyan ko lang din pala ito, yung eyelids ko na yung Ruby. Para, diba, makita natin kung nandun pa rin siya after. And, in fairness, nag-last naman siya. Kasi eto pa rin, no, nakikita nyo. Ayan pa rin yung parang shade niya. Sa cheeks, medyo nabura lang ng slight, pero may color pa din. And then, yung kilay, andyan pa rin naman siya. So, check ulit yung long-lasting. Na yun. So, that's my thoughts regarding dun sa items or ang G21, yung cookie brows and yung cookie blush. So, try nyo rin yun, matutuwa din kayo. If you like this video, don't forget to click the like button and subscribe. Thank you for watching. Bye!